Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ayon kay Juan. Ikalawang kabanata. Ang kasalan sa Kana. Pagkalipas ng dalawang araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Kana na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus. Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Naubusan sila ng alak." Sumagot si Jesus, "Babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko." Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, "Sundin ninyo ang anumang iutos niya." May anim na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan," at pinuno nga nila ang mga ito. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumalok kayo at dalhin sa namamahala ng handaan." Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Tinikman ang namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak, pero alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya ipinatawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Karaniwan ang pinakamainam na alak muna ang inihahanda, at kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak, pero iba ka, dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak." Ang nangyaring ito sa Kana, Galilea ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. Pagkatapos ng kasalan, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga tagasunod. Nanatili sila roon ng ilang araw. Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya roon sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at mga kalapati. Nakita rin niya ang mga nagpapalit ng pera ng mga dayuhan sa kanilang mga mesa. Kaya gumawa siya ng panghagupit na lubid at itinaboy niya palabas ng templo ang mga baka at tupa. Ikinalat niya ang mga pera ng mga nagpapalit at itinaob ang mga mesa nila. Sinabi ni Jesus sa mga nagtitinda ng mga kalapati, "Alisin ninyo ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng mga tagasunod niya ang nakasulat sa kasulatan, "Mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay ninyo." Dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, "Anong himala ang may papakita mo sa amin upang mapatunayan mong may karapatan kang gawin ito?" Sinagot sila ni Jesus, "Gibayin ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli." Sinabi naman nila, "Ginawa ang templong ito ng 46 na taon, at itatayo mo sa loob lang ng 3 araw? Pero hindi nila naintindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang nabuhay siyang muli, naalala ng mga tagasunod niya ang sinabi niyang ito. At naniwala sila sa pahayag ng kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Habang si Jesus ay nasa Jerusalem, nang pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila, dahil kilala niya ang lahat ng tao. At hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao, dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila.